Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay tumatawag po tayo sa ating mensahe. Let's open our Bible sa Book of Deuteronomy. Sa Tagalog ay Deuteronomy chapter 11 verse 1 to 9. So basahin po natin. Kaya nga, ibigin ninyo si Yahweh. Sundin ninyong lagi ang kanyang mga tuntunin at kautusan. Dilidilihin ninyo ang kanyang mga tuntunin upang matuto kayo. Alam ninyo ito sapagkat nasaksihan ninyo di tulad ng inyong mga anak na walang nalalaman tungkol dito. Nakita ninyo ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan, ang mga kababalaghan at lahat ng ginagawa niya. Sa paraon at sa buong Ehipto, nasaksihan din ninyo ang ginawa niya sa buong ng Ehipto, pati sa kanyang mga sasakyan. Nilunod sila ni Yahweh sa dagat ng mga tambo nang kayo'y tumisin niya. Hindi nagkaila sa inyo ang ginawa niya nang kayo'y nasa ilang hanggang sa lugar na ito. Nakita ninyo ang ginawa niya kina Dathan at Abiram, mga anak ni Eliab at ako ni Ruben. Binabukan ni Yahweh ang lupa at ipinalamon sila ng buhay. Pati ang kanyang mga kasama at sambahayan at lahat ng bagay na kaugnay sa kanilang ginawa. Ito'y kitang-kita ninyong nangyari. Hindi nga kaila sa inyo ang lahat ng ito. So, iyan po ang ating salita ng Diyos sa araw na ito, sa Book of Deuteronomy. So, ang nagsasalita ko dito ay si Moses. So, bakit sinabi ni Moses o bakit ipinapaliwanag niya ulit sa mga Israelita kung ano yung ginawa ng Diyos? So, ang title ng message natin ngayon ay All the Work the Lord Has, the Lord Did. So, ano nga ba yung ginawa ng Diyos sa buhay ng mga Israelita? Kung yan po ang ating pag-uusapan sa mga oras na ito. So, bakit na sinasabi ni Moses? So, bakit niya ina-explain sa mga Israelita kung ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay nila? Dahil nakakalimutan na ng mga Israelita kung ano ba yung ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Para lang sa ganun, magkaroon sila ng resolution. So, pag sinabi ng resolution, alam mo ba yung pagkakaalam natin sa resolution? So, di ba kapag sa Pilipinas, kapag New Year's, di ba? Parang tradition din ba yun? Yung paggawa ng New Year's resolution. So, sasabihin natin na, ganito yung gagawin ko. Dahil bagong taon na, pinagkalooban na ng Diyos ng panibagong taon, eto na yung gagawin ko sa buhay. Pero sometimes, lahat ng resolution na sinabi natin ay hindi naman natin nagagawa. So, ngayong araw na to, yung mga Israelite, para magkaroon sila ng resolution o panibagong resolution, kaya piniliwanag sa kanila ni Moises itong mga salitang ito. So, pag sinabi yung resolution, ito ba yung solution to a something? Kunyari, sa problem, di ba? Paano natin solusyonan? So, magagawa tayo ng resolution. So, bakit daw natin kailangan gumawa ng isang resolusyon? Bakit natin kailangan makareceive ng strength na galing sa Diyos? Di ba? Para sa ating posterity. So, yung resolution natin ay para sa ating posterity. Pag sinabi yung posterity, ito yung tumutukoy sa susunod nating mga lahi. Next generation, yung magiging mga anak natin, magiging mga apo natin, apostuho, tapos sa kalampahan, di ba? So, para sa kanila yung gagawin natin? Resolution. Dahil nakalagay ito sa verse 2, di ba? Anong sinabi sa binasa natin sa verse 2? Babasahin po ulit. Dilidilihin ninyo ang kanyang mga tuntunin upang matuto kayo. Alam ninyo ito sapagkat nasaksihan ninyo di tulad ng inyong mga anak na walang nalalaman tungkol dito. Hindi nila nakita. Tayo, di ba? Yung
ilang generation na ba tayo? Di ba hindi naman natin nakita kung paano nang paano hinati ng Diyos yung Red Sea, di ba? Hindi naman natin nakita yung Jordan River. Kaya nga yung mga Israelite gumawa sila na resolution para sa kanila hostility dahil hindi naman nila hindi naman nakita ng mga anak nila yung nangyari sa kanila. O una, dapat dating panghawakan yung God's absolute sovereignty o absolute sovereignty. Pag sinabi yung absolute sovereignty, ano ba sa pagkakaalam ninyo yung sovereignty? Di ba? Ang sovereignty ay parang naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay hawak ng Diyos. O God is in control, di ba? Ika nga ng mga Christian o paniniwala ng mga Christian. Dahil naniniwala tayo mga anak niya na ang lahat ng bagay ay ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Yung God's absolute sovereignty. Bakit tayo nandito nag-worship sa Kanya? Because of God's sovereignty o absolute sovereignty. Diba? So, ito yung katotohanan na dapat nating panghawakan. Yung mga Israelita, ano ba sila? Wala din silang kapangyarihan kagaya natin. They are powerless. Diba? Wala silang kakayahan. So, ano lang ba yung ginawa nila? Pinanghawakan nila yung salita ng Diyos. Diba? So, sinasabi ng Diyos sa atin ngayon na do not worry. Huwag tayong mag-alala. Saan tayo hindi mag-aalala? Sa lahat ng mga bagay. So, dapat panghawakan natin yung mga makatotohanang bagay. So, sa mundong ito, makikita natin marami, yung mga bagay na nakikita natin ay totoo namang nag-i-exist. Diba? Nakikita ng ating mga pusikal na mata. Pero, anong pinakang mahalaga? Yung mga bagay na hindi nakikita ng pusikal na mata at nakikita ng spiritual na mata. So, ito yung mga bagay na makatotohanan. O pangalawa, absolute covenant. Bakit daw natin kailangan pagpanghawakan yung God's absolute covenant? O yung God's absolute soul covenant na pangako niya sa atin. Ano ba yun? Sa mga Israelite, God promised na makakapunta sila sa land ng Kanaan. O diba, makukonquer nila yung land ng Kanaan. At yun din ay pinangako niya sa atin. Hindi lang kay Moises, hindi lang kay Jacob, kundi sa lahat ng kanyang mga anak. Dahil yun yung God's absolute covenant ng Diyos. Yung Kanaan. Diba? Kailangan natin itong panghawakan bilang mga direction natin. O, ito yung ating patutunguhan. Diba? Yung Kanaan natin. Pangatlo, absolute journey. O, ano ba yung absolute journey natin? Yung absolute journey, kapag pinakahawakan natin yung covenant ng Diyos sa buhay natin, yung God's absolute journey ay magpapalo. So, malalaman natin kung saan ba tayo, di ba? Ano ba yung path na dapat natin atahakin bilang isang mga mananampalataya at bilang isang anak ng Diyos. So, dapat lagi tayong nandun sa path kung saan ito yung gusto ng Diyos. Ito yung journey na gusto ng Diyos sa buhay natin. At pang-apat, ito ay absolute goal. Ano ba yung absolute goal ng Diyos? Yung makapunta sa land ng Kanaan, ito ba yung absolute goal ni God sa buhay ng mga Israelite, sa buhay natin? Yung, di ba, sa mga Israelite, ito yung Kanaan. Pero sa atin, dahil hindi na naman nag-i-exist yung Kanaan, ano ba yung Kanaan natin? This is heaven. So, ito ba yung absolute goal ng Diyos? Makapunta lang tayo doon sa land na ipinangako
Dahil ang absolute goal ng Diyos ay world evangelization. Pag sinabing world evangelization, yung story ko yun. Yung world evangelization, eto yung tayo yung gagamitin ng Diyos para iligtas yung mundo. O, naniniwala ba kayo na kaya natin iligtas ang mundo? Sa pamamagitan ng gospel na meron tayo, makakayin natin dahil ang Diyos ang kikilos sa buhay ng bawat isa, hindi sa sarili nating kakayahan, kundi sa kakayahan ay pinagkaloob sa atin ni God. Una, ano ba yung world evangelization? Ito yung isave natin yung 237 nation. At pangalawa, ito yung magbibigay tayo ng healing sa lahat na mayroong espiritual na problema. So, naniniwala ako na lahat ng mga nandito ngayon ay makakapagbigay ng kagalingan sa lahat ng tao na mayroong espiritual na problema. Dahil tayo ay anak ng Diyos, tayo lang yung mayroong eyes na makita kung ano ba yung problema ng isang tao. Di ba? At ito yung spiritual na problema. Ito yung kailangan natin i-heal. Hindi yung kaya ba natin i-heal yung kanilang mental illness, physical problem, mental problem, heart problem. Kaya ba natin? Hindi. Pero, kaya ng gospel na meron tayo. Kaya tayo yung gagamitin ng Diyos para dito. Dahil ano ba yung promise ng Diyos sa atin? We will become a sami. Hindi worldly sami, kundi spiritual sami. Nakagaya ng mga tao sa Biblia, kagaya ni Moises, di ba? Sila yung mga spiritual sami. And sa main message natin, sa oras na ito, sa oras na ito, kailangan po nating panghawakan yung spiritual strength na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, na yung strength na kahit hindi nakikita ng physical natin, ng physical nating mata, di ba? Hindi nakikita ng physical na mga mata. Ito yung spiritual strength na ibinigay sa atin ng Diyos. So, una, ano ba yung start? Ano ba yung start ng paggawa ng resolution? So, di ba? Gagawa tayo ng resolution para sa ating mga hostility. So, paano ba tayo mag-start? Una, yung start natin ay panghahawakan natin ang evidence. So, hold on to the evidence. Ano daw yung evidence na yun? Ito yung evidence na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Diba sa verse 1? Ano sabi niya sa verse 1? Basahin din natin. Kaya nga, ibigin ninyo si Yahweh. Sundin ninyong lagi ang kanyang mga tuntunin at kautusan. So, lagi. Lagi nating susundin ang kanyang mga tuntunin at kautusan. Hindi lang kung kailan natin maisipan, kung kailan lang natin matripan, di ba? But God says, always. Di ba? Palagi natin susundin ang tuntunin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At sa pangalawa, ano daw ito? Sa verse 7. Anong sabi niya sa verse 7? So, babasahin natin di Pastora. Ito'y kitang-kita ninyong nangyari. Hindi nga kaila sa inyo ang lahat ng ito. Di ba? Sabi niya sa mga Israelite, sila nakita nila yung mga totoong nangyari kung paano hinati ng Diyos yung Red Sea, di ba? So nakita nila na kanilang mga mata. At ito ay totoong naganap. At sa labi ni
Eto ay sa verse 8. Ano sabi niya? Kailangan sundin ninyo ang lahat ng utos niya na ipinapaalala ko sa inyo ngayon para magkaroon kayo ng lakas sa pagsakop sa lupain ninyo. Diba? So, kailangan natin panghawakan yung evidence na binigay ng Diyos sa buhay natin. So, diba? Lahat naman ang nakalagay sa Biblia, yan ay lahat ay evidence. Lahat ng nandyan ay ebidensya na kung saan ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Diba? Pangalawa, ano ba yung kailangan natin gawin? So, ano naman yung method? Method sa paggawa ng ating resolution. Una yung start, ang naman ay method. Ano daw yung paraan na gagawin natin para makagawa tayo ng resolution? Ano daw? Hold on to the things of God. Ano daw? Panghahawakan natin yung mga bagay na Diyos. So, things of God. Ano daw yun? Una, ito yung minimum natin. So, pag sinabi yung minimum, ano ba sa pag-aalam niyo po ang minimum? So, ito yung mga maliliit. Di ba, maximum, may minimum. Pag sinabi yung minimum, ito yung maliit. So, ano yung maliit na bagay na meron ka? Ano ba yung maliit na bagay na meron tayo? Diba? Kagaya sa mga Israelite, sila ay alipin. Diba? Naging alipin sila sa Egypt. Naging slave sila. So, bago pa sila makalaya doon, bago pa sila palayain ng Diyos. Diba? Kagaya natin, nung tayo ay unbeliever pa, bago dumating si Jesus sa buhay natin at tayo ay nakalaya sa pagiging alipin. Pangawakan natin ito sa buhay natin. Yung panahon na slave ka pa, na hindi ka pa malaya, di ba? At pangalawa, yung optimal. Pag sinabi naman kong optimal, ito yung pinakamainam na kalagayan. So ano ba yung pinakamainam na kalagayan? Yung wilderness ba? Siguro masasabi natin na hindi yung pinakamainam na kalagayan. Dahil nababasa natin sa Biblia kung gaano nahirapan yung mga Israelite, di ba? Pero ano sinasabi ng Diyos? Iyon yung pinakamainam na kalagayan nila. Kaya nga dapat natin yung panghawakan. So yung mga suffering na nangyayari sa buhay natin, di ba? Marirealize natin, ito yung plano ng Diyos. Plano to ng Diyos na mangyayari sa buhay ko. Di ba? So, at makakaalis tayo dito. So, sa mga kahirapan na nangyayari sa atin, umalis tayo dito. Huwag tayong mag-stay doon. Di ba? Pangatlo, ito naman yung uppermost. Pag sinabing uppermost, ito naman yung pinakamataas. Ano naman po yun? Sa verse 2 at 6. Basahin ko. Ano sabi ko? Ayun nga, yung dinidinihin ninyo ang kanyang mga tuntunin upang matuto kayo. Diba? Sapagkat nasaksihan ninyo ni tulad ng inyong mga anak na walang nalalaman tungkol dito. So, sa 6, nakita ninyo ang ginawa niya. So, nakita lang ng mga Israelite kung papaano yung ginawa ng Diyos. Diba? Nung pinabukan niya yung lupa para ipakain doon yung mga anak ni sina Dathan at si Abiram, mga anak ni Ilya, dahil sila ay nagkasala sa Diyos. So, hihintayin pa ba natin mangyari yun? Diba? Kung panghawakan natin yung mga bagay na nasa pinakamataas. So, yung remnants, dapat i-realize na natin sa buhay natin na yung pagiging isang remnant natin o yung isang pagiging mananampalataya natin, ito yung pinakang mataas na kalagayan natin. Diba? So, lagi natin panghahawakan yung mga bagay na ipinagkaloob sa atin ni God o yung mga bagay na sa Diyos.
tapos. Pangatlo, eto naman ay yung reason. Reason. Para makagawa tayo ng isang resolution. Una, kailangan daw natin unawain yung context. Pag sinabing context, ay content, ito yung content ng Biblia. So, sa Egypt, di ba? Kailangan natin malaman yung Egypt. So, ano ba yung Egypt? Sino ba yung nandun, di ba? Ito yung naging slave yung mga Israelite at pinalaya sila ng Diyos. Di ba? Ang Diyos ang nagpalaya sa kanila. Hindi dahil sa sarili nilang lakas at kapangyarihan, dahil wala naman sila ng mga bagay na yun, o ang Diyos ang gumawa nun sa kanila. Yun sa wilderness. Di ba? Ito yung context ng Diyos. Content ng Diyos. Yun sa wilderness. Bakit sila dinala ng Diyos sa wilderness? Para ipakita sa ilang Diyos na ang Diyos ang kanilang Panginoon. Na kayang gawin ang lahat na bagay. Yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. At sa conclusion natin, ito ay dapat natin, ito yung promise ni God sa atin. Yung tayo ay maging spiritual summit. Maging spiritual summit tayo. Gagaya na lahat ng nasa Biblia. Di ba? Sino ba mga spiritual summit na kilala nyo? O yung mga tao sa Biblia na gumawa ng magaling, di ba? So, maging spiritual summit tayo. Pumunta tayo sa mga lugar na kung saan plano ng Diyos na iligtas natin. Kaya nga gawin natin yung 237 nation. So, isave natin yung 237 nation. So, panghawakin natin yung mga bagay na totoo. O yung mga spiritual facts. Dapat malaman natin na yung mga tungkol dito, ano ba yung mga spiritual facts? Tungkol sa spiritual beings. Sino ba yung mga spiritual beings? Di ba? Si God. O yung Trinity ni God. God the Father, Holy Spirit, and Son. Di ba? So, yun yung Trinity. Yung tungkol kay Satan, di ba? Si Satan ay isang spiritual beings na hindi nakikita ng physical nating mga mata. At yung mga angels, nakikita di ba yung mga angels? Meron mga other religion na nag-claim na si Angel Gabriel ay bumaba sa kanila at nangusap, di ba? That's why pinapaniwalaan nila yung ganito klase na pananampalataya kung ano yung Lord. Pero, di ba ang angels ay nakalagay sa Biblia na, ano, a spiritual being siya. So, kung noong unang panahon ang mga angelay na mumusap sa kanila, pero sa panahon natin ngayon, hindi na bumababa ang angel para tayo ay kausapin. Kaya mayroong mga ginagamit ang Diyos na pastor, pastora, di ba? Para ipahayag yung kanya salita. So dapat natin tumalakad. And yung kingdom of God, mayroon na bang nakakita ng kingdom of God? So yung kingdom of God, baka may mayroong magsabi sa inyo na, ah, pastor, ba't namatay na ako? And then, nakamunta ako sa kingdom of God. Tapos, di ba, binalik ako ng Diyos, di ba? Oh, so yung kingdom of God, hindi natin alam kung ano yung actually, kung ano yung nakalagay doon. Kung na-imagine nyo doon na yung lalakanan nyo ay puro-puro ng ginto, hindi natin alam kung anong klase ang mga bagay yung nandoon. Pero kailangan natin malaman yung mga tungkol sa spiritual being and spiritual past. Dahil ito yung mga makatutuhan na bagay. So, i-equip natin yung sarili natin sa tawag dito? I-equip natin yung sarili natin sa mga invisible na bagay. So, invisible. Pag sinabi invisible, ano yung mga bagay na hindi natin nakikita ng physical natin mga mata. Ito yung spiritual task. Bye!
ano daw po, ng liwanag, di ba? Sabi nga sa isang Bible verse, kung alam niyo yun, sabi, you are the light of this world, di ba? You are the light of this world. Ikaw yung magbibigay ng liwanag sa mundo. Dahil ang mundo natin ay punong-puno na darkness. Di ba na-imagine nyo, ikaw yung, parang ikaw yung isang bumbilya. Dahil sa iyo magbibigay ng yun, lahat ng nasa paligid mo. Ngayon, you are a doctor, which means what? Doctor. Kung ano yung kailangan natin i-heal, ano yung kailangan i-heal ng spiritual doctor? Kailangan natin i-heal yung lahat ng spiritual problem. And we are the ambassador of, ano daw? Ambassador of God. Diba? So, tayo yung mga ambassador ni Cristo. Naniniwala ba kayo? Na kayo ang lahat na? And now, let's pray. Tayo na ay manalangin. At panghawakan natin ang covenant na pinagkaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Now, let's pray. Dear God, Panginoon, maraming salamat na po, Lord, sa message, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Uli nga, Panginoon, po, na mapanghawakan namin ang covenant na nagmula sa iyo. Pagkalooban mo po kami ng spiritual strength, physical strength, para ma-overcome namin, Panginoon, ang lahat ng hardship, circumstances, crisis sa buhay namin. Hayaan mo nga po, Panginoon, na hayaan na matukso kami, Panginoon, ni Satanas. At maging matagumpay kami sa lahat ng bagay, Panginoon, at magawa namin i-shine ang light ni Kristo sa buhay namin. Bilang mga spiritual doctor, Panginoon, hayaan po, Panginoon, na magkapagbigay kami ng healing sa lahat, Panginoon, na merong spiritual problem. Gamitin mo nga, Panginoon, ang aming mga buhay, at ikaw, Panginoon, yung mamuna sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa tanging Panginoon.